Magandang umaga mga ka-NS160. Share ko lang sa inyo yung problemang na-encounter ko. Itong motor ko, 2 years, more than 2 years na to sa akin. 2018 model. Bali yung first encounter ko nito lang nakaraang buwan. Travel ko from Visayas to Surigao del Sur. 518 kilometers yung tinakbo namin. Since pagdating namin doon sa destination namin, doon lang siya biglang tumirik. Yung pagkakatirik niya, pagka naka-switch on, ganyan. Yan, nagkokuryente naman sa dashboard. Tapos, ang problema, pag ini-start natin, signate dito sa starter, electric, ayaw talaga mag-start. Parang walang kuryente na supply. Eh, ang ginawa namin, tinanggal namin yung spark plug kasi yan naman talaga ang magpapasabog sa gas natin eh, yung spark niya. At tinanggal namin to tsaka tinisting namin sa ground tapos in-start namin. Problema, walang kuryente na dumadaloy. So, yung isa kong kasama, nag-advise sa akin na tanggalin ko raw yung spark plug. Kasi bala ko nang bumili ng bago. Tanggalin ko raw yung spark plug tapos testing sa motor niya. Yung pag-testing niya sa motor, kinik namin yung motor niya, nagkakaroon ng kuryente. So, ibig sabihin noon, spark plug, walang problema. Pangalawang ano namin, pangalawang check up namin, ito namang ano niya, fuel pump. Kasi ayaw din umandar yung fuel pump niya eh. Kaya no choice na ako, fuel pump niya nasa loob, tangke. No choice na ako, tinala ko na sa motor trade, doon sa brands na kinuhaanan namin sa Surigao. Pinanalamin ng unit. Eh ngayon, yung mekaniko naman doon, ayaw niyang magpa-ako pa. Kasi baka hindi niya kakayanin dahil kailangan daw ng scanner. Ayaw niyang magkalikot pag walang scanner, pag hindi pa ma-scan kasi electronics daw ito eh. Eh naghintay kami ng ilang araw dahil yung scanner dito, para mag-scan sa NS160, manggagaling pa ng Davao. Eh, may schedule din. Kaya in-schedule lang kami mga isang linggo. Kaya naka-stack to ron sa motor trade ng Surigao. Nung time na dumating na yung mag-i-scan galing Davao, edi tinisting na nila yung findings nila. Baka daw may ground yung wire. Tsaka ECU. Yung ECU niya baka sira. Naging kwera ko sa ECU ng NS. Nasa mahigit 8,000. Maliit na parang computer chip lang yon. Nasa 8,000 yung halaga. Kung hindi daw ECU, baka ano, stator ang sira. Kaya nung binuksan na ng mekaniko, nag-wiring na siya. Tinanggalan niya ng harness. May mga haka-haka na kami doon. Kasi sabi ko sa kanya, kasi kung stator ang problema, dapat hindi na nagsusupply ng kuryente sa iba. Kasi yung baterya ko, ano eh, naka-pull pa rin lagi. Ang problema lang, walang kuryenteng dumadaloy sa spark plug tsaka sa fuel pump. Kaya marami nang ginawa yung mekaniko. Binuksan niya rito, pinagpapalit-palit niya yung mga fuse kasi baka sa fuse, baka ground. Walang ground na nakikita. Wala rin sira yung mga fuse. Pati yung relay, wala rin sira. Kaya ang sabi niya sa akin, sir, baka problema na ito ECU na siguro, kailangan ng palitan. Sabi ko sa kanya,
subukan nating irekta. Kasi may nakita kaming sensor dito. Sa may dito sa loob, sa may ito yung ignition niya, dito sa chassis na to, may isang sensor doon na nakadikit. Tapos inano namin yung wire. Yung wire na sinusupplyan pala niya dito nang gaga, dito pupunta sa fuel pump. Tsaka dito sa spark plug. Kaya nung binypass namin, nag-start siya. Umandar. Hindi namin inano namin, binypass namin yung sensor na nandito sa loob. Kaya sabi ko sa kanya, "Sir, baka hindi ECU ang problema kasi ba't umandar?" Kasi kung ECU, dapat hindi siya naandar. Kaya nung tinanggal namin yung sensor dito sa loob, ito sa ano na to, sa likod niyan, tinanggal namin. Tapos pinipitik-pitik niya yung sensor kasi sabi niya baka nag-stack up din to. Di pinitik niya, tapos kinabit, tapos binalik ulit yung wire. Ayun, nag-start siya ulit. Gumana na lahat. Kung pag-start niyang ganon, ayan, maririnig natin yung tunog, kung maririnig ba, yung parang nagbabibrate. Ayan, medyo mahina siya, parang nagbabibrate. Ibig sabihin nun, umaandar yung fuel pump na nun, gumagana na. Ayan, kung pag-start namin, ganyan, umandar na siya. Sabi niya, yung problema ng motor, yung ano sir, down sensor daw. Sabi niya down sensor. Kasi yung sensor pala nito, nakalagay dyan, once na matumba ka, siya pala ang magsa-shut off doon sa kuryente dito sa spark plug, tsaka yung fuel pump, papatigilin niya para magsa-shut off yung motor. Hindi yung pagtumba mong ganun, umaandar pa rin yung motor, syempre magkakaroon ng malaking damage yun kasi umaandar pa rin eh. Kaya yun pala ang purpose niya rito. Sabi niya sa akin, "Sir, ba't nagkaganon? Ba't nag-i-stack up yung down sensor mo? Baka natumba ka. May history ka na natumba." Sabi ko naman sa kanya, hindi pa ako natumba nito kahit isang beses kasi naka-stack lang to eh. Nung 2 taon din to naka-stack nung nasa ibang bansa ako. Kaya wala talagang posibilidad na natumba siya. Ang sabi ko lang sa kanya, siguro nagkaka-stack yan, nagkaka-problema. Kasi ugali ko, itong stand na to, naka-stand ganyan, tas medyo alanganin yung lilikuan ng motor. Ito ang stand na ginagamit ko, tinutumba ko siya. Tinutumba ko para mailiko ko ng motor. Mailiko ko yung motor. Kaya siguro, pag itutumba ko to, nagsa-shut off na rito. Hanggang sa ilang beses ko na ginagawa yon, baka tuluyan na nag-stack up. Kaya minsan sa biyahe, naaabutan, pakurbada-kurbada, ganon. Tapos, nagsisensor siya, tapos hindi na bumabalik. Yun, noong time na yan, maaaring mag-shut up ulit yung makina. Kasi nga, tatanggalin niya yung supply ng kuryente rito sa spark plug at dito sa ating fuel pump na sa loob ng tangke. Kaya yun ang pinaka na-discover namin. Na yung mga ganun palang problema, pagka once nawala ng kuryente rito sa spark plug natin at pag switch on natin na ganyan, yan, nagsiswitch on yan, tapos pag i-on natin to, wala tayong maririnig na vibrate. Ganyan, ibig sabihin nun, sensor, yung down sensor ang problema. Hindi siya nagbibigay ng kuryente rito sa fuel at doon sa spark plug natin. Nung nag-inquire ako sa mga supplier ng Kawasaki tungkol sa down sensor ang tawag niya eh. Sabi niya, "Down sensor yan, sir." Kaya down sensor na lang yung pinangalan ko. Hindi ko naman talaga totally alam kung anong pangalan sa parts na yan.
Yung sabi niya, yung sabi sa akin ng supplier, wala daw available. Wala pang available na sensor, na ubos na raw. Kaya since nasusurigaw kami, pauwi na kami ng Leyte, napilitan akong gamitin pa rin yung luma. Sa awa ng Diyos, hindi na nagluho. Pero iniwasan ko na gamitin yung side stand para ikutin ang motor para makaliko. Kaya sabi sa akin, advice ng mekaniko, sir, huwag yung gawin yung ganun kasi may down sensor tayo. Mag-i-stack up yun kung itutumba mong ganun. Hayaan mo na sir kung may masira ba, kung i-atras mo lang ng i-atras para makaliko ka, kaysa naman magkaka-trouble kayo sa daanan. Malaking problema pa yun. Kunyari magkaka-trouble tayo sa mga liblib na lugar, wala kang malalapitang mekaniko. Sa long distance na biyahe naman, okay naman siya. Itong in-ace natin, maganda. Yun lang ang ano ko sa down sensor niya. Pero hanggang ngayon, since na nung pinitik-pitik niya, inaalog-alog niya para siguro ginising niya ulit, ayun, gumana naman. At hanggang ngayon, hindi pa ako nakaka-encounter ulit ng bumalik yung ganung klaseng problema. Performance naman niya, maingay din pagka mainit. Maingay siya, kaya ang ginawa ko, yung langis, dinadagdagan ko. 1 litro, tas nagdagdag ako siguro ng mga 200 ml or 250 ml sa engine oil niya. Ayos naman, nung pagdating namin dito, chinik ko rin yung oil cooler niya. Kasi minsan kasi ang oil cooler natin bumabara. Kasi dito, ayan. Ito yung inlet ng oil papunta rito doon sa oil cooler natin. Pwede nyo rin itong tanggalin kung mag-change oil kayo. Ito, pwede rin nyo itong tanggalin, itong dalawa. Ayan, tanggalin yung dalawa. Tapos hayaan yung tumulo. Kasi pag umaandar to, nagpapump yung oil papunta roon doon sa oil cooler niya. Tapos ibabalik niya yung engine oil papunta rito sa makina, papunta sa loob, na list na yung init. Kaya malaking bagay to, lalo na pagka long distance yung biyahe natin. Kailangan kondisyon din tong dalawa para iwas overheat sa makina. Kaya bago ako bumalik dito sa Leyte, galing kami Surigao, nag-change oil muna ako, tinanggal ko to. Yan, tinanggal ko yan. Pinatulo ko siya. Yung 1 liter nito, para sa akin, hindi enough. Kasi mas maganda, medyo mataas-taas pa ng konti na engine oil sa loob. Kasi yung engine oil, pag-aandar, bumabiyahe pa yan dito. Iikot pa yan papunta ron sa oil cooler. Kung maraming engine oil na i-stack mo, maraming engine oil na dadaloy dito, mas maglilis tayo sa init ng engine oil, lalo na pagka long distance, na pagka kahit na malapot yung oil na ginagamit mo, natural magbabago ang thickness niyan pag mainit na yung makina. So guys, mga ka-NS, hanggang dito lang muna yung pagsishare ko ng experience ko tungkol sa mga konting problema ng mga NS160 natin. Maganda siya tumakbo. Ayos yung takbo niya. Yun lang ang na-encounter kong problema sa aking motor. Maraming salamat at ingat tayo sa COVID-19. Stay at home. God bless all.